Buksan po natin yung ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo, Kabanata 7, simula po talatang 24 hanggang 26. Mateo o Matthew chapter 7, starting verse 24 up to verse 27. At babasahin ko po sa wikang Tagalog. At minsan pa tayo po tumayo bilang paggalang sa pagbabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ito po ang sabi sa Mateo Kabanata 7, talatang 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Talatang 26, ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. At last verse, huli pong talata, umula na malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Tayo po yung tumikit at manalangin. Pagpalain mo po yung salita sa aming puso't kaisipan. Bigyan po kami ng kapahayagan, kaunawaan, karunungan at ito po ay maging bahagi ng aming buhay. At matanggap namin ang iyong kapahayagan sa bawat isa sa amin na nagbigay ng oras at panahon sa iyo sa araw nito. Maging ang mga kapatid namin na sa live streaming ng FB of Father God. We pray also for your blessing. Be upon them also and open their spiritual eyes, even their spiritual understanding in the name of Jesus. And anoint also your servant to speak your word with love, with humility, with power. And let your name alone be exalted and be lifted up in our midst. We love you, we worship you, and we bring back all the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' almighty name we pray and thanks. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay maaari na pong umupo at ang title po ng ating pag-aaralan ay Built to Last. Built to last. Ibig sabihin, pag tayo po'y nagtayo ng bahay, gusto natin ito ay hanggang katapusan. Amen. Hanggang tayo po ay kunin na ng Panginoon, yung bahay na iyon ay nakatayo. Yan, siyempre, wala naman pong normal na tao na nagtayo ng bahay na bigla-bigla'y mawawala to. Parang nag-spring up lang tapos ay nawala na. Hindi po ganon. Actually, mga kapatid, ito po ay parable. Parable of the builder. Ito po, ang salitang parable comes from the Latin word parabola. Yan. Parabola. Sa Greek word na parabole, meaning comparison. Ang parable po, mga kapatid, ito po ay paghahalintulad ng dalawang bagay. Ito po ay earthly story with heavenly meaning or lesson. May gustong ituro at ibahagi ang ating Panginoong Jesus sa pamagitan po ng mga talinghaga. Actually, sa four gospel, pag sinabi natin four gospel, ito po yung Mark, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Yan po yung four gospel. Sa four gospel, na kung saan ay ipinakita po at isinalarawan at ikinuwento yung buhay ng Panginoon habang siya ay narito sa loob ng 3 years na kanyang ministry bago po siya mag-ascend sa langit, ay actually meron pong tinatawag na 39 parables. Sa ibang po, mga kapatid, sabi nila ay 40. Bakit po 40 tapos ako 39 lang? Kasi naniniwala ako na yung isa ay hindi po parable. Ano po yun? Yung Luke chapter 16, starting verse 19 to 31. Ito po, mga kapatid, yung parable na sinasabi nila na ito ay parable of the rich man and Lazarus. Bakit ko naman nasabi na ito ay hindi po parable? Kasi sa 39 na ito,
Yung 38, hindi ho bumanggit ng pangalan. Hindi ho bumanggit ng pangalan. I-search nyo po, wala kayo makikita ang pangalan. Maliban dito sa Luke chapter 16, ginamit ang pangalan ni Lazaro. Ginamit yung pangalan ni Moises at ni Abraham. Ang tanong ko sa inyo, si Moises ba at si Abraham ay binanggit sa lumang tipan? Opo, di ba? Ibig sabihin, ang parable dito ay isang kwento na kung saan ay paghahalintulad na sa buhay natin dito, ito'y kwentong panlangit pero paghahalintulad siya sa buhay natin para bigyan tayo ng aral at maging bahagi ng ating mga buhay. Yun po yung parable. At may kita po natin dito, mga kapatid, yung foundation, di ba? Mahalaga yung foundation. Itong church neto ay nung sinimulan, hindi pa sinisimulan, nandito na po kami. Bakit? Kami po yung nag-daily devotion dito. Everyday po may devotion sa lugar neto. Putik na putik to. Putik na putik, napaka-putik. Kaya yung ating mga prayer warrior, iba'y umuwi na sa langit, graduate na. Pag umuulan, hindi sila nakasapatos o nakachinelas. Plastic ang pinakasapatos nila. Yan. Dahil dumidikit. Ako, ginagawa ko, mga kapatid, sa pader ako, sa ibabaw ako dumadaan, sa ibabaw ng pader. Bakit? Kasi sanay ako sa bukid eh. Tumatawid. Dumadaan po ako sa mga pilapil. Kaya, simple lang sa akin yun. Sila, simple yung mga nanay sa mga lola na medyo nahihirapan sila doon. Para hindi ako maputikan. Pag hindi talaga makarating dito, diyan kami sa Mira Verde. Yan. Yung foundation nito actually, mga kapatid, lagpas tao. Bakit lagpas tao lang? Kasi hanggang dito lang. Yan eh. Saka bakal po ginamit, di ba? Hindi mo na kailangan maghukay ng mga isang poste para lang po, mga kapatid, mailagay itong, ma-erectong building nito. At isa pa, mga kapatid, alam niyo po yung halaga ng foundation nito, yung bawat isa? 40,000. 40,000. Kaya karamihan dito, nagtanim po ng 40,000 para po sa foundation. Yan. Kasama po yung mga pastor, di ba? Tente, kami po unang-una. Tapos another 10,000. Bakit? Alam natin na yung binibuild natin ay hindi lamang pansamantala, kundi haba hanggang sa langit na yan. Amen. Hanggang sa tayo ay kunin na ng Panginoon. Palakpakan po natin yung ating Diyos na buhay. Yeah, kaya mahalaga yung foundation. At ibig sabihin, kailangan ito po ay stable. Di ba? Stable siya, hindi siya pabago-bago. At hindi ho sumasayaw, di ba? Mahalaga yung foundation, mga kapatid. Not just to spring out and disappear. Kailangan sa isang tinatayong building, meron pong plano at meron blueprint. Alam niya ng mga engineer natin dito. Ayan. Kaya mahalaga na maintindihan natin, tayo ay nagbi-build to last. Kailangan ito ay tumagal. At isa pa po sa binasa natin sa Matthew chapter 20, chapter 7 verse 24. Pakilagay mo nga sa verse 24. Pansinin po muna natin yung salita, yung kauna-unang salita na ginamit. Yung word dito ay therefore. Yan, nandito pala sa likod ko. Sarap ko, wala. Therefore, yan. Yung word na therefore, mga kapatid, siyempre, kapag ikaw ay nag-aral lang homiletics, di ba, saka sermiotics, dapat yung bawat word na intindihan natin, hindi siya nilagay lang na ganun. Yung word na therefore, mga kapatid, ito po ay conjunction, di ba? At adverb, siyempre. pag sinabi nating adverb, ito sa Tagalog ay pang-abay. Pang-abay sa. Yung conjunction, ito po yung pangatnig. Yung word na therefore, mga kapatid, ibig sabihin ito ay conclusion. Kino-conclude niya yung pangkabuang itinuro ng Panginoon. Kasi ito po, sa konteksto niya, nakapaloob sa Sermon on the Mount. Mula chapter 5 hanggang chapter 7. At ito pong therefore, mga kapatid, ay typically used to refer to something that has been mentioned previously. Ibig sabihin, yung therefore dito, yung huling parable na itinishare ng Panginoon ay ito po yung katapusang parable.
At kinonklud niya yung lahat na mga itinuro niya simula po sa chapter 5 hanggang chapter 7. Yan. Nagbibigay siya ng conclusion based upon his information na sinare ng ating Panginoon. Ito po yung transition of the preceding passages. Yung therefore dito, mga kapatid, transition siya. Nagkakaroon po ng transition. Mamaya makikita po natin yan. Sa chapter 5, makikita po natin dito yung tinuro na pa. Ito yung salt, light, offering before God with a wrong heart attitude. Pag binasa natin yung buong chapter 5. Sa bahay na lang, wag dito. Chapter 6, nandito po yung tinatawag na giving, prayer, fasting, and about worry, di ba? Pag binasa niyo yung chapter 6, yun po yung tinuro ng Panginoon. Sa chapter 7, nagsimula ang Panginoon about judging, yung panghusga sa kapwa. Yan. Tapos, stories, parable. Yung last and concluding parable of Sermon on the Mount. Ito po yung kanyang final teaching. Yan, story. Dito, the one that drives home to the point. Kasi meron pong point na gustong bigyan diin ng Panginoon sa bawat anak niya, sa bawat isa sa atin. Tayo po ay narito, siyempre, may gustong ibahagi ang Panginoon. Para sa ganon, yung binibuild natin na pananampalataya ay nananatili. Hindi ho yung mga kapatid na ups and down. Hindi ho parang Christmas light, di ba? Yung Christmas light tuwing December lang nakikita yung liwanag. Patay sindi pa. O kaya hindi ho katulad ng siso. Kuminsan nasa taas, kuminsan nasa baba. Hindi po ganon, mga kapatid. Gusto ng Panginoon ay yung binibuild natin na pananampalataya sa Kanya ay nananatili, na i-apply natin sa araw-araw at nagiging bahagi ng ating mga buhay. Yan. At ito pong parable nito ay parable of contrast sa chapter 7 hanggang chapter 7 hanggang pinakalas na verses niya. Sa verses 13 to 14 sa chapter 7, nandito yung two ways. Yan, pag binasa niyo po, yung two ways, yung isang masikip na daan at isang maluwag na daan. Maraming tao dito dumadaan yung isang maluwag na daan. Bakit? Kasi okay lang, walang persecution, di ba? Pero yung masikip na daan, mga kapatid, ito yung talagang kailangan mong isurrender sa Panginoon. Marami kang dapat ibigay sa Kanya. Halimbawa, yung mga peer natin. Sino rito ang dumanas ng peer? Ay, lahat tayo dumanas ng peer, di ba? Pero hindi ho dapat na yung peer mo manatili sa buhay mo. Kailangan makalaya ka. Bakit? Kasi sabi po na salita ng Diyos, God has not given us the spirit of fear. Amen. Hindi ho fear ang binigay ng Diyos sa atin. Ano binigay niya? Peace of mind. Yan. Peace of mind. Power. Love. Yan. Self-control. Yan po binigay ng Panginoon. Kaya mahalaga, dapat maintindihan natin to. Tapos ano pa po? Sample lang po yun. Sa verse 15 to 20, ito yung the tree and its fruit. Yan. Isa ay good tree, yung isa ay bad fruit. Kasi yung mabuting puno, mabuti bunga. Yung masamang puno, masama ang bunga. Yan. Yan po yung tinutukoy ng Panginoon. Tapos yung two claims mula verse 21 to 23. Nasabi ng Panginoon, sa huling araw ay maraming lalapit sa akin, Panginoon, Panginoon, bakit mo sinarado ang pintuan ng langit? Tapos sabi ni Lord, hindi ko kayo kilala. Tingnan niyo po yan. Iba nagki-claim, dapat ako yung makapasok sa langit. Kaya lang, ano po ang difference? Sabi ng Panginoon, dahil hindi siya sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ang tao, pwede hong sabihin niyang nagpipretend lang. Yeah, nagpipretend na siya ay nakakilala sa Panginoon, pero hindi nakikita sa gawa. Doon po makikita yung difference, mga kapatid, yung pagkakaiba. And lastly, ito po yung parable of the builders. Yan, yung parable of the builders. Simula verse 24 up to verses 27. At in order to us to see the sharpness of the contrast, mga kapatid, we need to see the similarities, yung pagkakaiba. Yeah, kasi may similarity po rito, yung pagkakaiba niya. Una, both are builders.
Pareho po silang tagapagtayo. Parehong tagapagtayo, mga kapatid. Has similar competence. Ibig sabihin, hindi sinabi rito na yung isa ay professional builder. At hindi naman sinabi yung isa ay amateur builder. Hindi ho. Yung hindi naman sinabi, mga kapatid, yung isa ay talagang matagal nang nagtatayo ng bahay. Siya ay engineer. Hindi po sinabing ganon. Walang sinabi. Ang sinabi lang ng Panginoon, both are builders. Parehong builder yan. At pangalawa, same skill, siyempre. Pareho yung kanilang kapasidad. Yung kanilang kakayanan na magtayo ng bahay. Yan, magtayo ng building. Sila po ay mga master builder siguro, pareho. Halimbawa, ipicturize natin sa ating kaisipan. I-imagine natin. Dalawang building, mga kapatid. Parehong third floor. Parehong kulay puti. Pareho, mga kapatid, yung materials na ginamit. Pareho, mga kapatid, yung... Parehong-pareho, mga kapatid, pati yung pinaka-structure niya. Parehong-pareho. Wala hong pagkakaiba. Kaya, pareho po lahat. At dito, sinasabi rin, mga kapatid, na they have similar ability and workmanship. Yan. Ito yung level to put up a house. Pareho sila. Sila, mga kapatid, ay may kapasidad, kakayanan, na kaya nilang mag-build ng building o bahay. Tapos, ano pa po makikita natin dito? Similar in construction. The materials used was the same. Wala akong sinabing magkaiba. Basta sinabi lang ay tagapagtayo, di ba? Tagapagtayo. Tapos, similar condition. Both passed through the storm. Parehong dumaan sa bagyo, mga kapatid. Sabi ng verse 24, therefore, whoever hears the saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Tapos, verse 25, and the rain ascended, and the rain descended, the floods came, and the winds blew, and beat on that house, and it did not fail, for it was founded on the rock. Ibig sabihin, binagyo, inulan, dinaanan, mga kapatid, ng malaking baha. At dapat maunawaan natin, ito po ang context nito, yung lugar, mga kapatid, ay sa Middle East. Sa Middle East. Sa Middle East, lalo na po sa Israel, wala pong drainage system, mga kapatid. Pag umulan doon, talagang bahang-baha. Bakit? Walang pupuntahan ng tubig. Unlike sa atin, ito, Mira Verde, ang lalim ng drainage system nito. Ang luwang. Pakalalim. Kaya hindi ho babaha dyan. Kaya yung tubig, bababa rito. Lusot po doon sa ilog. Yung drainage, kasi nakita ko, nandiyan po yung kapatid ko eh. Nung ginagawa, pinuntahan ko, nakita ko po yung drainage system niya. Napakalalim niya sa kamaluwang. Sa Israel, sa Middle East, ako po nung na-assign nung 2008 saka 2009, ilang beses ako sa UAE, mga kapatid. Sa Dubai, nung ginagawa yung Burj Al Arab, bumagyo ng malakas. Ang baha, mga kapatid, talagang pati yung mga ilalim ng yung mga sa ilalim po dumadaan ng mga tao, daanan ng tao doon sa ilalim, lumubog din. Pati yung mga underground passages na sa lugar na yun, lumubog, bahang-baha. At para mawala ang tubig, ang ginawa nila, 100 tanker na malalaki, hinigo po yung tubig. Bilhin niyo po yan. Tapos, itinapon nila sa dagat. Sa atin, hindi. Pag baha ngayon, mga ilang araw lang sa amin, pag umulan, may tubig, kaya lang, pag tigil ng ulan, wala na rin po yung tubig. Ganun po, di ba? Bakit? May drainage. Nung wala pong drainage, aba, nag-i-stay yung tubig. Ang point natin dito, mga kapatid, ipinapakita na mahalaga yung mga bagay, yung pagkoconstruct ng isang bahay. Di ba? Tinitingnan natin, saan ba dadaan ng tubig, yan. Ano pa po? Similar condition. Both passed through the storm. Dumaan sila pareho. Tapos, similar velocity.
Ibig sabihin, yung bilis, yung lakas, di ba? Yung lakas ng anod ng tubig. Napakabilis. Pareho yun. Dito makikita natin yung kaibahan. Tapos, similar location. Siguro, binabasa lang natin to, hindi natin nakikita na pareho rin po yung lugar na kinatatayuan ng bahay na sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Yan, siyempre, sino ba naman ang normal ang isip na magtatayo ng kanyang structure doon sa buhanginan? Wala pong ganon, mga kapatid. They have similar condition, location. Tingnan nyo po, mga kapatid, sa Israel, kasi ang lupa sa kanila ay ganito, di ba? Soil, yung pinakalupa mismo. Tapos, pag nagukay, nandun po yung sand. Doon po makikita, talagang puro sand na yan. Tapos, pag nagukay pa ulit, apat na level kasi, rock. Tapos, yung pinaka-bedrock. Yan. Siyempre, ang magtatayo ng bahay, ang pag-normal na kaisipan, lalo na po sa panahon na yun, wala po mga metal, yung mga metal bar na ginagamit sa paghukay ngayon, di ba? Napaka-ingay nun, yun ang ginagamit. Tapos, saka ilalagay yung mga precast na foundation, binubuhusan na lang yon, mga kapatid. Talagang naka-build yun doon sa pinaka-bedrock na tinatawag natin. Hindi na siya mauuga doon. Bakit? Yun talaga yung mahalaga, yung bedrock. Yan. Kaya itong taong ito, mga kapatid, nagtayo siya ng kanyang foundation, naglagay doon sa bedrock. Yung isa naman, mga kapatid, naglagay siya ng kanyang foundation, eh ganito, nakahukay sa lupa, malalim na. Kaya lang, nandun pa rin sa buhangin. Buhangin, mga kapatid, siguro sabi niya, okay na to, malalim-lalim na to. Lagpas tao na to. Kaya lang, buhangin pa rin yun. At itong tinayo nilang bahay, pareho, beside the streams. Yung streams, dinadaanan po ng tubig yun. Dinadaanan. Siyempre, kapag dumaan ang tubig doon, unti-unti, yung lupa, mga kapatid, nagkakaroon ng erosion, di ba? Bumababa ngayon yung lupa. Dahil siya nasa buhangin lang, kaya nang dumaan yung agos ng tubig, yung malakas na ulan, yung malakas na hangin, bagyo po ang sinabi, ay nasira yung bahay. Pero yung isa, mga kapatid, nanatili pong nakatayo. Yan, nanatiling nakatayo, sabi po ng verse 24, put them into practice, di ba? Yung wise builder, mga kapatid, actually, pumapatungkol sa atin to. Tayo'y hatiin natin sa dalawa. Dalawa lang po tayo dito, ang klaseng tao. Yung isa po ay wise builder. Yung isa ay foolish builder. Yan. Yung po yung gustong ipakita ng Panginoon. Malalaman mo sa sarili mo kapag ikaw ay wise builder, mga kapatid. Dito hindi natin ma-identify sa church kasi parehong nagtataas ng kamay, parehong kumakanta, parehong nakikinig, parehong sermon. Yan, pareho. Pero pag uwi natin ng bahay, mga kapatid, diyan mo malalaman at ng Panginoon yung kaibahan. Pag ikaw ay wise builder, di ba? Kasi actually, pag uwi mo, yung iba sabi nila, Pastor, kung kailan ako umatin ng church, maraming temptation. Bakit? Ano temptation? Pag-uwi ko ng bahay, imbis na nakasaing na gutom na ako. Yung anak ko, kukuya-kuya ko, at nanonood ng Netflix. Anong gagawin ko? Magagalit ako ngayon. Sisermonan ko sila, kaya yung sinermon sa church, si Bishop Ted, yun ang inuturo ko sa kanila ngayon. Sa palagay mo, maniniwala sa'yo? Siyempre, merong ito ba galing talaga sa church? Alam ko, pag galing sa church, mabait eh. Amen. Hindi magagalit eh. Amen. Di ba? Alam ko, pag galing sa church, payapang-payapa. Yeah. Pag may nabalitaan lang eh, parang hindi nakakilaan, nagsisigaw, narinig ng kapitbahay. Yung bunganga na gagamitin ko, mga kapatid, pahintulot nyo po. Ang lakas kasi. Ang lakas. Nagwawala. Ano kaya nangyari yun? Ano kaya? May problema kaya?
eh yung mga kasama sa bahay na ano, payapang-payapa, eh sila, ang lakas ng boses. Pero wala naman dito noon. Amen. Hallelujah. Ang nakakilala sa Panginoon, siyempre, payapa lang yan. Palakpakan natin yung mga payapang tao. Hallelujah. Hindi matatakutin. Amen. Hindi matatakutin. Hindi magugulatin. Hindi takot sa mumu. Kaya pala hindi makalabas, may mumu. Siguro doon. Alam niyo po, ang mumu, nasa isip mo lang yan. Nasa isip. Alam niyo po, siyempre, lalo naka-assign ako sa bukid, naglalakad ako doon sa gitnang bukid, may patubig. Ang dilim-dilim, wala pong kailaw-ilaw. Para lang makita ko yung dinadaanan ko sa pilapil, kasi mahuhulog ako eh. Nagpe-pray ako, Lord, pinagpe-pray ko po, kumidlat. Bakit? Pag kumidlat, lumiliwanag. Kitang-kita mo yung dinahin. Ako, salamat. May liwanag na. Ba't naman ako matatakot sa kidlat galing kay Lord? Yung patatamaan niya ba ako? Every nyo, 4 na taon ako sa Bagbaging Pandi. Noong 80s pa yon mga kapatid. Eh, wala pang cellphone doon. Kuminsan may makakasalubong ka, kinakasahan ka ng baril, tinatakot ka. Sabi ko, ba't mo tatay? Eh, kung ako'y barili mo, salamat, pupunta na ako ng langit. Pero yung takutin mo ako ng ganyan, matatakot. Ba't naman ako tatakbo? Eh, kung tirahin ako. Ang point ko rito, mga kapatid, matetest mo ngayon. Diba? Nandito tayo para tanggapin yung mensahe ni Lord. Lord, ano po ba yung kalooban mo sa akin? Yan. Pumunta ka, natatakot ka, may pinapakiramdam ka. May pinapakiramdaman ka sa katawan mo. Ano kaya itong nararamdaman kong to? Mag-iimbento ngayon si Satanas na mga sakit. Sasabihin, yan ay ganito. Naman mo, huwag mong tanggapin yun. Amen? Huwag mong tinatanggap. Kasi pag tinanggap mo, titira sa iyan, hindi naaalis yan. Ba? Welcome na welcome, ha? Di ba? You're welcome. Hospitable itong katawang ito, ha? Hindi ko naaalisin. Palayasin mo. Amen. Meron tayo authority. Nagdi-declare tayo, nagkukuman tayo. Ang dami nating natutunan, napakinggan. Ang kailangan na lang, ihakbang natin sa pananampalataya. Amen. Ihakbang natin. Tumayo ka sa salita ng Diyos. Huwag yung konting bagay. Alam niyo po, noong nakaraang linggo, magtuturo ako sa San Miguel. Inagahan na namin, umaalis kami ng 6:00 ng umaga. Gumigising kami ng 4:00 ng madaling araw. Eh, medyo... Tapos, maraming ginagawang kalsada, nagdi-detour kami, layo ng detour. Dalawa ang dinaanan namin na puro may detour. Tapos, patubig pa dadaanan namin. May mga kasalubong, one way lang yon. Antayan. Kaya sabi ko, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, wala akong kasalubong, wala akong kasalubong, wala akong kasalubong. Yeah. Pag sinabi, pag iniisip mo na ako, baka may kasalubong, aba. Pag may kasalubong ako, aatras siya. Umaatras nga. Tingnan niyo po yan. Pero alam niyo po, ang point ko dito, nang patungo ako doon, medyo may, meron pong karambola sa loob ng tiyangko. At talaga, medyo talagang kailangan mong tumayo sa pananampalataya, eh wala ka na maiasahin, biglaan. Hindi pa pwede magpapapalit ka, oh sister, palitan mo ako kasi ganito, kailangan mong tumayo sa salita ng Diyos, Lord. Sinabi mo po sa Isaiah 53 verse 5, 3 John 2, sinabi mo po sa Matthew 8:17, sinabi mo po sa Psalm 103, dineclare ko lahat yun. Okay na. Totoo ang Diyos sa kanyang salita. Lord, sinabi mo sa Jeremiah 1:12, you're watching your word to fulfill it. Binabantayan ng Diyos, di ba? Totoo siya sa kanyang salita. E di, bumiyahe na. Tapos kinausap ko yung aking tiyan, digestive organ. Oy, mag-normalize ka. Bahagi ka lang ng katawan ko. Ako ay anak ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya, servant kita. Hindi ka pwedeng, hindi ako ang dapat sumunod sa'yo. Ikaw ang sumunod sa akin. E di, amen. Ang point ko rito, kailangan mong tumayo sa salita ng Diyos. Amen. Yan. Kailangan mong panghawakan ang pangako ng Panginoon. Tapos, itong foolish builder, mga kapatid, nung dumaan yung bagyo, yung ulan, ano po nangyari? Nasira siya, nawasak siya.
Yan, ito yung pulis na sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin, ito yung pass away. Yan. Pasaway sa Tagalog. Pasaway, child of God. Bakit? Kasi may kasabihan ng matatanda, siguro alam niya 'yon, di ba? Sabi doon, pumasok sa kanan, labas sa kaliwa. Kaya pag tinanong mo, ano ang tinuro ng Sunday? Maganda, kaya lang hindi ko maalala. Titingnan ko sa notebook ko, buti na isulat. May mga ganun. Wala naman siguro dito noon. Amen. Salamat sa mga 10 siguro yun. Nakakalimutan. Kaya pag-uwi, hindi na maalala. Anak, ano, nanay, mami, daddy, ano ba itinuro? O kaya, anak, ano ba tinuro? Maganda eh. O, totoong maganda? Opo. Tanong ng mother. O sige, kung maganda, magsain ka na. Yes, mother. Dapat ang sagot, yes, mother. Amen. Hindi yung mga nagre-react agad pag inutusan magtapon ng basura eh. Dapat ang sagot ay, yes, mother. Dapat eh, obey ka agad. Apply ng salita ng Diyos. Amen. Aba, malaki pagbabago ng anak kong to ah. Aate na nga ako sa JCTD. Nakalaya na. Dati pag inutusan ko to, sumasagot eh. Dadabog-dabog. Hindi maipinta ang mukha. Kahit na si Amor Solo mag-drawing, hindi kayang ipinta. Yeah. Pero dahil nakita yung pagbabago, aba, ang bait na ng anak ko ah. Yan. Amen. Puro nanay lang sumagot tayo, mga bata, wala sa kaya mahalaga mga kapatid, obey agad. Amen. Kaya obedient, ang obedient child of God, masunurin, sumusunod tayo. Bakit? Diyan natin mauunawaan yung katotohanan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Meron po akong kwento, mga kapatid. Siguro hindi nyo kilala to. Ako lang. Si Soren Kierkegaard ang pangalan niya. Siya po ay 19th century Danish theologian. Yan. Nagbigay siya ng parable. Ang kwento niya ay isang parable. Yung parable niya ay yung duck country. Yung mga bibi. Yan, sa Tagalog, bibi. Duck country. Eh, siyempre, duck Sunday ngayon. At yung mga bibi, talagang patungo yun sa church. Yan, yung duck church nila. Yan. Nagwawagil yung kalamabuntot at kikembut-kembut sila. Patungo sila. Hawak-hawak nila yung duck Bible. Yan. Nakaipit dun sa kalang duck feather. At pagdating dun sa church, umupo sila sa duck pew. Yupuan na meron pong lagayan ng Bible sa harapan. Tapos may luhuran, duck pew tawag po. At dumarting po si Reverend Ducky. Yung kalang speaker. Reverend Ducky, mga kapatid. Kumanta sila ng duck song saka duck hymns. At dito, mga kapatid, ang siner ni Reverend Ducky ay Duck Saya chapter 40 verse 31. Nakalagay doon, he that waiteth upon the Lord, yan, shall renew their strength. They shall run. Yan. Tapos, they shall fly as an eagle. As a duck, sabi no. They shall fly as a duck. Sigawan yung mga duck. Tuwan-tuwa. Amen, amen. We will fly. Nung matapos ang service, mga kapatid, binigay na po yung doxology. Doxology. Saka duck benediction. Benediction. At sila umuwi na, mga kapatid. Ano po ginawa nila mga duck? Naglakad pa rin, hindi lumipad. Nung sinabing, we will fly as a duck, hindi naman lumipad, naglakad lang. Ang point ay, narinig, pero hindi inihakbang. Di ba? Hindi po naging bahagi ng ating buhay. We may all agree, mga kapatid, to all sermon we hear. Maaring tayo ay umagri sa lahat na napapakinggan natin tinuturo. Amen. Hallelujah. Bless na bless ako. Di ba? Ang ganda. But the final analysis is action and obedience.
Yun po yung pinaka-final na tinitingnan ng Panginoon, yung napakinggan natin. Sabi po ni Howard Harkinson, ito po sabi niya, "What I hear, I forget." Totoo yun, mga kapatid. Yung napakinggan, karaniwa, nakakalimutan. Di ba? "What I see, I remember." Pag nakita, ay naalala. Lalo na kung may nakitang pera, iaabot sa'yo. Itakita ko yan. Huwag mo itatago yan. Yan. Yung sweldo, ha? Nakita eh. "What I do, I understand." Siyempre, pag ginagawa mo, kahit na anong bagay, mga kapatid, kung yan ay napakinggan lang, tinuro sa'yo, pero hindi mo inihakbang, hindi mo mauunawaan. Hindi mo mauunawaan. "What I do, I understand. And what I understand, I change." Doon palang mababago. Kaya anumang bagay na napapakinggan natin, gagawa ito ng pagbabago sa ating buhay kapag ito ay in-apply na natin. Doon mo matetest yung katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kailangan mong ihakbang sa pananampalataya. Bagamat kumisan ay parang risky ang dating, pero kayang-kaya kang proteksyon na ng Panginoon. Kaya-kaya kang tulungan ng Panginoon. Diyan mo makikita yung kanyang kapangyarihan. Naranasan ko po yun, mga kapatid, noong nasa mission field pa ako ng Pandinon, time na yun, sa Bagbagin, baryong-baryo, 80s, mga kapatid. Hindi ako nagkakamali, siguro nasa 88 or 89. Noong time na yun, walang cellphone. Wala akong cellphone. Sino may cellphone dito noong year 1989? Ano ba? Yung cellphone, lumabas, 90s, ang lalaki, ang haba. Sa Caloocan, may kakilala ako, Chinese. Ang yabang niya, may cellphone siya. Ang laki ng cellphone. Pag yun ay nakipagtumawag, may tumawag sa kanya, abot hanggang tenga. Ngayon, pag gano'n ang cellphone mo, baka ipalo sa iyon. Hindi ka bilhin ng gano'ng cellphone. May antena pa, ang haba pa na antena. Ayan, di ba? Noong time na yun, walang ganon, mga kapatid. E tapos, madaling araw pa lang, katatapos ko lang mag-pray, matutulog na ako. May kumakatok doon sa tulugan ko. Yung tulugan ko, kapiraso lang, mga kapatid, noong time na yun eh. Ang sarap na tulog ko, biglang may pastor, bakit? May mga tao po kami, may mga bisita. Alam ako, may bisita. Magse-seminar po sila. Ano yung seminar? Kailangan yung mga kabataan sasapin sa kanila. Ba? Sabi ko, sige, pupunta ako doon. Noong mga alas 7 na, pumunta na ako, naglalakad ako. Yung pala, sa bawat gilid, may nakikita ako mga nakaupo sa pilapil. Tapos may radyo sila, yung two-way radio. Yung pandinig ko, yung malakas, naririnig ko, ba? Parating na. Sabi ko, ba't kaya sinasabi yung parating? Ako pala yung parating. Tapos doon sa lugar na yun, mga kapatid, kasi doon sa bukid, para siyang mga lupon-lupon yung mga magkakamag-anak. Pitong bahay yun, pero magkakamag-anak yan. Isang bituka yan. Tapos gitnang-gitnang bukid yun. Tapos dumiretso ko doon sa bahay ng kapatiran. Maya-maya may lumapit sa akin, "Pastor, pinapatawag po kayo doon sa pang-apat na bahay, doon sa kapatiran na ito. Sinabi pangalan, ha? Ganun ba? Gusto po kayo makita nung pinaka-head nila." Sige, punta ko. Paglakad ko, hinahakbangan ko mga barel, granada. Sabi ko, ano kaya to? Tapos nag-seminar na. Noong nag-seminar, sabi ko, hindi pwedeng hindi ako mag-seminar dito. Sila nga, pinakinggan ko, nag-seminar. Kailangan mag-seminar din ako. Nagpaalam ako, pinayagan ako. Hindi ako pag-seminar ako, salvation seminar. Sinel ko, kasi kailangan nila na salvation. Ang pinaka-head, 30 anyos lang. Ang pinaka-bata, 16 anyos. Di ba? 16, 30, tapos 16, ang babata. Pagkatapos ko mag-seminar, pinatanggap ko sa Panginoon. Tumanggap tayo sa Panginoon kasi napakahalaga nito. Hindi natin hawak ang buhay natin. Yung iba sumunod, yung iba hindi, ayaw pumikit. Baka mamaya, hawakan ko yung
rifle dyan na, Israel rifle, mahaba mga kapatid eh. May AK-47 pa ba? Sabi ko, mga high-tech to ah. Meron pang grenade lancer to. Para po doon sa na, nanonood sa FB, 1988 pa ho to, saka 89. Baka akala nyo, baka hindi ko late, kwento na lang to. Tapos, nung nagpaalam ako, pinatawag ulit ako, mga aalis na sila, siguro mga alas 8:30, may Bible study pa kami. Nasa gitna kami ng bukit. Tapos sabi ng pinaka-head nila, Commander, tinutok sa akin yung dulo ng baril. Sabi niya, Pastor, paano ho ba mababorn again? Nararamdaman ko yung lamig ng dulo ng baril, mga kapatid. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin ng paano mababorn again? Ganito lang, simple lang, tanggapin mo si Jesus. Sabi ko, sumunod. Siya pala hindi sumunod noong una. Tapos sabi ko, may Bible study kami sa gawin noon, sa masusupa eh. Nasa bagbagin kami, masuso. Nilalakad lang namin, mga kapatid. Yun ay nasa 4 na kilometro nilalakad. Dadang ka ulit sa patubig. Noong pala, noong time na yun, alas 6 pa lang ng hapon, mapadilim na, meron na mga dalawang truck, 6x6, mga nakadapa na yung mga sundalo, nagaling pang ano, Mindanao yun, mga bago, mga maad sila eh. Apakabuti ng Panginoon, hindi sila pumasok agad. Paglipas pa ng alas 11 ng hating gabi, naghatinga, nagulat sila, nabuksan yung mga bahay. Tapos sabi ng kapatera, ay huli na kayo, kanina pa umalis. Alam namin, nakita na telescope namin eh. Alam niyo po, kinontrol ng Panginoon. Amen. Kasi kung hindi gumawa ang Diyos sa aming kalagitnaan, baka isa kami doon sa niratrat. Nirapido nun. Siguro nabalitaan yung isang malolos. Pumasok lang doon sa iskinita na yun. Tinira pati nando. May buntis, may bata, tinamaan. Pero ang point ko rito, kailangan mong humawak sa salita ng Diyos. Mag-pray ka. Amen? Imbis na tayo po yung matakot, mag-alala, panghinaan ng kalooban. Ano gagawin mo? Lumapit tayo sa Diyos. Sabi po ng Philippians 4:6, ano po sabi? Have no anxiety for nothing. Ibig sabihin, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat, ipaabot natin sa Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Have no anxiety or be anxious for nothing. But in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be known unto God. Tapos pagdating sa verse 7, and the peace of God that passeth all understanding shall guard your heart and mind through Christ Jesus. Diyan mo mararanasan yung kapayapaan ng Panginoon. Amen. Kaya ano man napapakinggan natin, kailangan natin ihakbang, Lord, sinabi mo po sa iyong salita, wala pong mahirap sa iyo, wala pong imposible sa iyo, di ba? At tinitingnan ng Panginoon yung ating pananampalataya. Kung iahakbang natin sa pagtitiwala yung ating mga napag-aaralan dito, huwag mo na i-question yung salita ng Diyos, basta magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Kami naranasan namin mga kapatid na sinabi ng Panginoon, anak, gusto mo magkaroon ng sasakyan. Pray ka ng pray. 2015, January. Oh Lord, syempre gusto ko po. Tagal ko na pinagpipray. Pumunta kayo doon sa Marilao. Doon sa Mitsubishi. Kasi punta naman kami. Kasi, pagpunta namin doon, namili kami, Lord, ano po ba ang gusto ba? Ayan, yung adventure. Kailangan, mga kapatid, hindi huluho, necessity, kasi kailangan. Sabi mo, namamasahero ko, lalayo ng sinasakit. Pinupuntaan ko, puro pamasahero. Tapos sabi ng kaaway, eh paano yan, namamasahero ka eh. Eh, ang kailangan mo naman yan, diesel, saka ano, si Lord na bahala, eh, bibigyan niya nga ako sasakyan eh, ba't ko naman poproblemahin yun? Edi. Tapos sinabi, ganito halaga, eh, kailangan po down dyan, 111,000. Oh, sige, kayang-kaya ni Lord dyan. Tapos, ang babayaran mo buong buwan ay 15,000 sa 5 taon. Sige, kayang-kaya ni Lord dyan. Basta kayang-kaya ni Lord. Amen. Eh, sigurado naman kayang-kaya ni Lord. Amen. Eh pag tayo, hindi natin kaya, pero si Lord kaya. E di, sabi ko, Lord, ko na po, bahala. Alam niyo po, may nagbigay ng pandown.
Wala naman ako sinasabi yan, nagpe-pray, nagpa-fasting lang ako sa prayer. At ang nagbigay pa, mga kapatid, hindi galing Pilipinas. Galing Indonesia. Tingnan niyo po yan. At Indonesian pa siya. Kinausap daw siya ng Panginoon. Bilhin niyo po. Ni amukha, hindi ko kilala, hindi ko alam ang pangalan. Basta sinabi lang ni Lord. Pag nangusap ang Diyos, mararanasan mo yung kapangyarihan niya. Amen. Hallelujah. Nagbukas ako ng bank account, mga kapatid. 10,000 ang nakalagay. Ang monthly, 15,000. Doon sa BPI. Sabi ko, Lord, ikaw ang maglalagay dito. Yan. Wala po nakakaalam ng bank account number ko. Wala po nakakaalam. At napakabuti ng Panginoon. Lumipas yung 5 taon. Wala po kong hinihinga na sinasabi ganito. Wala, hindi ko ugali yung ganon, mga kapatid. Ang Panginoon, kayang-kaya niya. Amen. May pandown niya, 111. May nagbigay pa na pambayad na sa loob ng 6 na buwan, binayaran. Binayin niyo po. Napakabuti na ating Panginoon. Natapos na. Ngayon po, 9 taon na nga yan eh. Ang point ko rito, mga kapatid, kailangan mong humakbang. Huwag mong pangunahan ng takot. Naku, papaano na kaya? Huwag kang magkikwenta. Kasi pag mahilig ka magkikwenta, sasabi, ay, hindi ko kaya. Eh, hanggang dito lang naman ang sweldo ko. Eh, lalo na kami. Mga kapatid, noong time na yun, ang tinatanggap ko lang naman, noong time na yun, ay natitira. Weekly natitira, 3,000. May pinag-aaral ka sa college. Nangungupahan pa kami, binabayaran namin. May tubig, may kuryente, gas. Ibig sabihin, kakasya kaya yung 3,000 weekly? Hindi. Lalo na sa private school, nag-aaral yung 2 kong anak. Graduate siya, nagsimula ng nursery hanggang graduate sa high school, sa private school. Nililipat ko, mga kapatid, ayaw kasi ang dami niya ng barkada ron. Sabi ko, Lord, ikaw na po bahala. At isa sa favor na binigay ng Panginoon ay scholar yung 2 bata. Scholar sila na hindi ako pinaakyat sa entablado. Kapatid. Kakaiba yun, di ba? Yung isa, yung anak ko, si Timothy, 100% scholar. 150 scholar. Si Joshua, 100%. Bakit? Tanungin nyo. Eh, konti lang nagtanong eh. Eto po yun, mga kapatid. Nung ako'y pauwi na, galing po sa gawa eh, may nagbigay sa akin ng honor. Nagpa-pray po, mga kapatid, na siya'y kukuha ng bar exam. Sabi ko, ano pang prayer request mo? Eh, magte-take po ako ng bar exam this coming Saturday and Sunday. Friday po yun. Sige, magtiwala ka kay Lord. Pasado ka na. Lumabas ang result ng bar exam, mga kapatid. Pang number 4 siya. Sumama siya, nasama siya sa top 10, di ba? Eh, number 4. Napakabuti na. Yun po, dala-dala ko yun. Yung honor na yun. Tapos sabi ni Lord Jackie, anak, kasi nagpe-pray nga po, anak, pumunta ka sa eskwelahan. Eh, noong time na yun, wala pa naman pasok, sarado eskwelahan, alam ko. Kasi bakasyon. Pero pumunta ako. Nakita ko, bukas ang pintuan, ang pinaka yung pintuan lang doon sa gate, yung maliit lang, daan tao. Pumasok ako ngayon. Doon nasa hallway ako, may narinig ako nag-uusap ng mga teacher. Sabi niya, kulang pa ng 2 estudyante, kasi 20 kailangan eh. Kulang pa ng 2 estudyante para doon sa scholarship ng mayor. Magbibigay po ng 20,000 kada 1 taon. Eh, di mo, anak ko, high school pa lang naman. Eh, di 20,000. May scholarship sila ng 50-50. Si Timothy, 100 na nung time na yon dahil anak ng pastor. Di, okay na, no? Sabi ko, ma'am, ano po ba yung napakinggan ko? Eh, pastor, nandiyan po pala kayo. Tama-tama. Eh, ano nga po ba yon? Kasi kailangan pa ng 2 estudyante.
pag nakapasa sila sa exam, masasama sila. O sige, tatawagin kayong dalawa kong anak. Hinanap ko pa, naglalaro, pinag-pray ko na lang, Lord, magpadala ng dalawang angel. Turuan tong pareho, hindi ako papayag na hindi sila papasa. Pasado, mga kapatid. Kaya, pinakita ng Diyos na sa Kanya, walang mahirap sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen. Eh pag hindi ka nagtiwala, eh katulad sa isang taong puli, sangal, mga kapatid. Napakinggan, ang sabi ng salita ng Diyos, anak, magtiwala ka. Eh hindi ka magtiwala. Ang mangyayari niyan, katulad ka lang sa isang taong hangal, hindi mo pinakinggan. Kailangan mong humawak sa salita ng Diyos. Kagabi, tuwan-tuwa po ako, mga kapatid, kasi yung kapatiran nung Friday, nagpa-pray sa akin, sabi niya, Pastor, pag-pray niyo po ako, matanggap ako sa Australia. Kumuha siya ng exam, fitness, lahat ng physical, ano, ginawa sa kanya, pasado lahat. Alam niyo po, mga kapatid, Pastor, ito pong alas 11 ng gabi, flight ko po patungo Australia. Kanina nung nagising ako, alas 2 na madaling araw, nagbabasa, nakita ko sa FB, mga kapatid, lumabas, biglang may lumabas yung ano niya eh, yung post niya eh. Tinignan ko, ba, si Brother Mark, nasa Australia na ngayon. Tingnan niyo po yan. Yung kapatiran nito, taga Nueva Vizcaya, napunta lang po ng San Miguel, paliwasan, naghanap ng church sa pamagitan po ng Google, ginugol niya. Nakita niya yung, buti na lang, yung church, inano ko sa Google, niregistered ko. Kaya lumabas doon yung pangalan ng JCTD, paliwasan, San Miguel. Tapos, yung mga taong nasa bahay nila, yung kanyang bienantubi, yung kanyang girlfriend, yung kapatid noon, pati yung dalawang kapitbahay na mga dalaginding, naisama niya lahat sa church. Kaya ngayon, kasama na sila sa church, umaate na sa church, mga kapatid. Regular nang umaate. Tapos nagdi-devotion. Sabi ko, umating kayo every Saturday, may prayer devotion tayo. Kaya dito, ipinapakita, mga kapatid, change does not come out of hearing. It only comes out of doing. Because when we do, we understand. The principle of the head become the truth in our heart when we apply it. When we apply it. Ulitin ko po sa nagsusulat. Change does not come out of hearing. It only comes out of doing. Yung pagbabago, hindi po yan lalabas sa pamagitan ng naririnig lang. Ito po ay lalabas o mangyayari o makikita kapag ginagawa natin. Because when we do, we understand. Sapagkat pag ginawa natin, hinakbang natin, mauunawaan natin. The principle of the head become the truth in our heart when we apply it. Kaya kailangan nating i-apply. Amen. Kailangan maging bahagi ng ating mga buhay. Yan. At sa pagtatapos, mga kapatid, ito'y pahapyawan na lang po natin. Napakinggan natin, kailangan magpatawad. Ang tagal-tagal na, mga kapatid, halimbawa, lumipas na, taon na lumipas, aba, ibang usapan na po yun. Halimbawa, naghalit ka, nainis ka. Isang araw, dalawang araw, tatlong araw, lagay na natin 1 week. Kaya pa tayo unawain ni Lord. Pero, taon na binila, mga kapatid, hanggang ngayon, hindi mo ma-release ang pagpapatawad. Di ba? May problema. Ibig sabihin, napakinggan mo yung salita ng pagpapatawad, forgiveness, pero hindi mo maibigay yung forgiveness. Patawarin mo na. Bakit? Kasi doon kalalaya. Nagiging bilanggu ka ng tao na yon, mga kapatid. Tuwing may isip mo siya, nasisira araw mo. Di ba? Nawawala ka sa mood. O kaya nakita mo siya, kumakain ka na walang ka ng gana. Naalala mo, inaanto ka na, naalala mo siya. Nawala antok mo, naisip mo na naman, bakit niya ginawa sa akin yun? Diba? Ba't niya naman sinabing mas bata siya kaysa sa akin? Nagtatampo. Diba?
Eh, maliliit na bagay lang, konting bagay lang. Kuminsan eh, katiting na salita lang naman ang pinagtampo. Eh, kaya sabi ng salita ng Diyos, anak, test lang sa iyan. Sinusubok lang. Diba? Tinitest ka lang kung hanggang saan ang totoong salitang pagmamahal, pagpapatawad. Lord, I surrender all. Ang gaganda ng kanta natin dito, di ba? Pag yan ay nauunawaan natin, salamat po, Panginoon. Actually, yan po ay mga sermon din, yung mga kanta na yan, sa pamagitan ng awit. Kapag ito'y naging bahagi ng ating buhay, alam niyo po, gagawa ng pagbabago sa buhay. Malaya ka. Amen. Makakalaya ka. Saka walang hadlang sa pagpapala ng Diyos. Kasi sa gabal yan, gusto na kaaway, hadlangan ang biyaya ng Diyos sa iyo. Actually, yung pagpapala ng Diyos, hindi kayang itouch ng kaaway. Pero kaya niyang ihinder. Sa panong paraan? Ayaw mong mag-release. Ang kailangan lang sabihin po natin, release. Malaya na. I'm free. Amen. Di ba? Yung ating mind, yung isip natin. Actually, tulad po na sinabi natin sa nakalipas, hindi natin tinatanong kung sino ang nagme-meditate dito. Lahat tayo nagme-meditate. Pero ang tanong, ang question na ito, mga kapatid, what do you meditate? Ano po ang parati mong mine-meditate? Isa yun sa dinideal ng Panginoon sa atin. Yung foolish builder, wala siyang ginawa, mga kapatid, kundi i-concentrate yung kanyang kaisipan sa mga negative na bagay na hindi naman dapat. Alam niyo po, ang pinaka-greatest weapon natin actually ay ang Word of God. Yan ang i-meditate natin. Kaya sabi po na salita ng Diyos, my son, attend to my words. Incline thine ears unto my saying. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. For it is life to those who find them, and health to all their flesh. Sabi po ng Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. At pagdating sa verse 23, ang sabi po, above all, guard your heart. For from it is the issues of life. Higit sa lahat, mga kapatid, bantayan natin yung heart dito, connective sa ating mind. Kung ano nasa puso natin, yun ang laman ng ating isip. Kaya kapag ang laman ng puso natin ay pangako ng Diyos, salita ng Diyos, alam niyo po, ang parati nating iisipin, yung pangako ng Diyos. Amen. Kaya napakahalaga. Kaya ang tanong, nasaan tayo doon sa dalawa? Nasaan po tayo? Ikaw po ba yung wise builder? O doon sa isa, mga kapatid? Kaya dapat maunawaan natin. Yung katotohanan ito, gusto ng Panginoon magkaroon ng pagbabago sa lahat ng ating iniisip. Diba? Sabi po ng Epeso, Kabanata 4, talatang 23, sa Tagalog, magandang balita, ang sabi po ay, magbago na kayo ng isip at diwa. Kailangan baguhin natin iniisip natin. Ang iniisip natin, Lord, salamat po sa kompletong kagalingan, kalakasan, kalusugan. Salamat, Panginoon. Sinabi mo sa Psalm 103, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Lahat ng nasa atin, nasa katawan natin, nasa loob natin, bless His holy name. Yung word na bless, mga kapatid, yada, ang ibig sabihin ay praise with hands lifted up, thanksgiving, gratitude. Bakit? Nagpapasalamat ka kasi pinagaling ka na ng Panginoon. Amen. Pinagaling ka na. Ang gagawin mo na lang, angkinin mo yung ginawa na ng ating Panginoon. Yun yung finished work ng ating Panginoong Jesus. Tinapos niya na. Kailangan mo lang tumayo, panghawakan ang salita ng Diyos, mga kapatid.
Dahil sa kanya, totoo ang kanyang salita. Amen. Ano pa po, mga kapatid? Kasama po rito yung words natin, yung mga sinasabi natin. Kailangan baguhin natin yung mga sinasabi. Huwag kang nagsasabi ng wala, wala, wala. Wala nga darating. Wala kang inaasahan eh. Meron ba rito may inaasahan, may dumating? Ang inaasahan mo, kailangan po talagang dinideclare natin yung gagawin ng Diyos. Meron tayong pangarap, di ba? Ganyan po parating sinasabi ng ating bishop. Meron pong tinatawag na vision. Nakikita mo yung gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Kahit wala, magkakaroon. Amen. Magkakaroon. Huwag mong tingnan yung wala kang magagawa. Ang tingnan natin yung gagawin ng Panginoon. Tulad na sinabi ng Panginoon doon kay Bartimeo, ayon sa iyong pananampalataya, iyon ang mangyari. Tingnan niyo po yan. Kung ano ang ating pananampalataya, yun ang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Sabi po, excuse me, Luke chapter 18 verse 27, ang sabi po ron, all things that are impossible with men are all possible with God. And with God, nothing is impossible. Wala pong mahirap para sa Diyos. Amen. Kaya, the question is, mga kapatid, alin tayo sa dalawang ito? Baguhin natin ang bahay. Baguhin natin iisip natin. Baguhin natin sinasabi natin. Baguhin natin, mga kapatid, yung ating pananaw sa buhay. Ako ay blessed. Ako ay protected. I am healed. Ako ay malakas na. Yan. Ako ay pinagpala, katulad ng sinabi natin kanina. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah! Sige po, tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay lumukot pumikit at dumako tayo sa panalangin. Hallelujah! Praise God! At ano pa, anuman po ang nararamdaman natin sa ating physical na katawan, ipatong po natin yung ating kamay sa bahagi ng ating katawan na meron kang nararamdaman. Ang sabi ng salita ng Diyos, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? May mahirap ba para sa Kanya? Siyempre, ang sagot ay wala. Sinabi ng salita ng Diyos sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things that thou knowest not. Kaya, nais ng Diyos ay iparana sa atin ang kanyang kapangyarihan. Manampalataya lang po tayo, mga kapatid, dahil wala pong mahirap para sa kanya. Sumunod po tayo sa maikling panalangin, sabihin po natin, Amang Banal, sa pangalan ng Panginoong Jesus, salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita na aking napakinggan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, mga kahinaan, mga kasalanan. Isinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. Nire-release ko na rin po ang pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa akin. Pinapalayas ko ang espiritu ng takot, pag-aalinlangan, pagdadalawang isip sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aking panalangin. Amen. Ako lang po ang kipray. Pare God, nakikita mo po ang kamay ng iyong mga anak. Nagtitiwala kami na ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala at wala pong imposible sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, we rebuke every manners of sickness and diseases upon the temple of the Holy Spirit in the name of Jesus. That body is the temple of the Holy Spirit. We speak to you, sickness and diseases, all works of the enemy, in Jesus' name. We command you to come out upon that body right now by the power and by the anointing of the Holy Spirit. In Jesus' name, we burn them by the fire of the Lord. Yes, lahat na mga bukol, lahat na mga infection in Jesus' name, lahat na mga abnormalities sa katawan lupa mula ulo hanggang talampakan, we burn you by the power of the Lord. Die from your very root in the name of Jesus. We command, hallelujah, every body organ normalize in the name of Jesus. Father God, recreate a new body part upon the body of your people
In Jesus Almighty name, recreate a new artery, recreate a new intestine, a new kidney, a new pancreas, a new liver in Jesus name. Yes, yes, sa pangalan ni Kristo Jesus, recreate a new heart. Every cells, every vein, every bone sa pangalan ni Kristo Jesus. We command it to normalize in the name of Jesus. Salamat po sa kagalingan. You said in your word in Isaiah 53 verse 5, you are wounded for our transgression. You are bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon you. And by this stripe of our Lord Jesus Christ, we are healed. You said in your word, Father God, in 3 John 2, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health as thy soul prospereth. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeems thy life from destruction, who crowned thee with loving kindness and tender mercies, who satisfied thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like an eagle. Salamat po sa kagalingan, salamat po sa kalakasan, at ikaw din po ang aming great provider. Ikaw po mag-provide ng pangailangan ng bawat anak mo sa lugar neto, ayon sa kayaman at kaluwalhatian ni Kristo Jesus. Pangailangan sa financial, material, emotional, physical, at spiritual na pangailangan. Salamat po dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. You said in your word, ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open. We ask, we seek, we knock before you, Father God. Thank you for hearing us in Jesus' almighty name. At ano pa man ang mga dalangin ng bawat isa na hindi ko nasambit, salamat po ang lahat na ito'y pinagkaloob mo na po. Gayun din po sa lahat ng iyong mga anak na nanonood through FB streaming in Jesus' name. Salamat po dakilang Diyos. Bless po rin po ang aming bishop. Gayun din po si Reverend Lily o Father God. Magiging kanilang mga anak o Father God nakasama doon sa US o Father God at sa Canada. Salamat po sa divine protection, guidance, and blessing para po sa kanila. Sila po ay uuwi rito na malakas masigla. Hallelujah. Pinagpala sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. At sa aming paghiwa-hiwalay ang iyong kapayapaan, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat ang sumaaming lahat. Awiin ang aming daraanan, makauwi ang bawat isa na punong-puno ng pagpapasalamat at biyayang nagmumula sa iyo. Ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang paikipisan ng Banal na Espiritu ay sumaaming lahat ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah!